Hello, hello mga kapadyak. Ngayon, gagawa tayo ng stand. Kasi wala pa akong bike stand, kaya mag-DIY na lang ako. So, ngayon, sinusukat ko itong kahoy. So 32, ahatiin ko ito sa 16. So yan. So kailangan ko ng lapis. Yan. Ahatiin yung lapis. Tapos, kailangan natin ng speed square. So hatiin natin sa dalawa. Itong kahoy na to, pinagpalitan to ng bakod. Nagpalit kasi ako ng bakod nung nakaraan. So scrap wood pwede pang gamitin. So yan, minarkahan ko yung gitna, tapos yan, natiin natin sa gitna. Kailangan natin ng lagari o kaya para mas mabilis gamitin natin yung ito circular saw. Pero kailangan natin ng battery. So, ito yung battery. Click siya. Tapos, kailangan natin ng patungan. Patung ko siya dyan. Yan. May dumadaan ng aeroplano. Lapit kasi kami sa airport. So para pantay, gamit ka ng ano? Gamit kayo ng speed square, tapos si abang lang yan, tapos si i-run nyo na itong circular saw. What's happened? May pako ito ah. Wala naman. Isa pa. Kasi hindi pantay. Iyon ang problema. Pa. Bilis lang putol. Ayan, pantay. Ayos. So ngayon, tanggalin ko itong screw dito sa ibabaw. So usually dito meron kang choice, gusto mo screw o pako, pero mas madali ang screw kaya screw yung ginagamit ko. Yan, tanggalin natin. Bilis lang tanggalin. Ah, meron pa yatang isa. Bakit kaya? Ba't ayaw? Meron pa yatang isang nakalubog. Meron pa nga. Unscrew na lang natin to.
So dito gamit ko parati screw instead of pako. Ayan, paano para safe. In case malimutan ko, hindi ako matutusok. Yan. So ngayon, kailangan na lang ng cross. So ito. Ito ang pinaglumaan din to ng ano, galing doon sa bakod. So okay, maganda sukat nito. Katatayo yung bisikleta. Sige, suwatin natin. Sukat-sukat. Sukat-sukat tayo. Kung 16 to, ito yung 16 eh. 16. So, kalahati ng 16. Anong kalahati ng 16, mga kapadyak? Sino magaling sa math? Kung hindi ako magaling sa math, so, gawa ko dyan, 16. 8. Ayan. So, kaya mo na mag-compute dahil pagod ka na kakapadyak. So, actually today, galing lang kami sa after yan, nag Father's Day ano kami mountain biking. Yan lang sa malapit sa amin. So, bilang tayo ng 8. So, gagawin ko dito 16. Problema, may pako dito. Pero okay lang, hindi na siguro tatamaan yan. Oh, hindi siya tatamaan. Pwede na, tuloy natin. Tuloy ang ligaya. So, mamarkahan ko itong ito, markahan natin ito. Doon sa may eksakto dito. Estimate na lang, guesstimate. Tapos, lagay natin dito. Masyado kasing mabusisi kung ilalabas ko pa yung ilalabas ko pa yung stand. May ano ko eh, may stand ako doon sa loob, kaso mabilisan lang to eh. Sukatin natin uli 16 para eskolado. Yan, 16, 8 kalahati. Ito. Yan, so hindi siya tatamaan. Bako hindi tatamaan. So okay lang yun dyan. Okay, so ano na tayo uli? Cut na uli. So, madali na ito i-cut kasi meron na akong pattern. So, ganyan na lang siya. Sana nakikita nyo sa camera. Mainit ngayon sa amin. Meron kaming heat warning. Yung heat warning dito, 32 degrees lang, pero grabe rin. Buti ngayon, may medyo mahangin. Yung humidity kasi nakakapagod. Lalo na bibisleta kanina. Walang kahangin-hangin. Hirap kami nga. Okay, so let's do this. Check. On pa ako. Okay na to. Okay. So, scrap to. Kinakailangan. Naman next natin yung may katabing pako. Saan ba siya nang gagaling? Pwede na itong tanggalin. Andun yung martilyo sa loob eh. Yan, tabi na lang natin muna.
Kari. So, yan. Malayo. Okay lang yan. Next step. So, 8 to. Ito, 16. Lalagay ko lang sa ilalim. Ayan. Tapos, screw. Suwatin sa bisikleta. Ayan. Eto. Kunin natin sukat ng likod. Estimate na lang tayo. Tayo masyadong scientific. Yan. Estimate. Tatayo kaya ito? Tignan natin pag nabuo. Lapis. Kailangan natin ng lapis. Marka. Tingnan natin kung uubra. Yan. Tingnan muna natin tuli. Ayya. Okay, so kailangan natin ng screw. Kuhain natin screw. So, gamit ko ito. Deck screw. So kahit maulanan siya, okay lang. Kasi pang ano naman siya. Stand para panghugas ng bisikleta. So tingnan natin kung mag-work to. Pero siguro sasagad ko na lang. Mas okay lang siguro. Let's see. Baligtad. So line up ko lang to. Ganyan. Line up. Kuha ng deck screw. Yan. Or gamitin ko na lang ito ang isa. Yan. So, 2 deck screws. Okay na siguro ito. Pansamantagal lang. Pansamantagal. Bang hindi pa nakakabili ng bike stand. Okay, kumapit na. Okay. Okay. Line up. That's it. So, tingnan natin kung eskolado. Oh, pantay. Pwede. Pwede. Okay, next. So, ito na mga kapadyak yung finished product ng project natin na DIY stand para sa bisikleta. So, ang ginamit ko dito is 2x4 na scrap wood from pinagpalitan ng bakod namin.
and then screw na left over din. So ang total expenses ko dito ay wala. So labor lang talaga. So ito hindi ko napipinturahan kasi hindi mo pang labas lang naman. Pwede rin sa loob pero wait na to, pansamantagal lang. So sana nagustuhan itong video na to at nakatulong sa inyo. At ingat-ingat sa pagpa-jack, lalo na yung mga kasama natin na pumapa-jack sa mga rock gardens. So sa akin parang hindi pa ako para doon at this time, pero tignan natin. So ingat-ingat mga pa-jack at stay safe, enjoy the ride.